Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay makaririnig ng mga talata mula sa sulat sa ikalawang mga taga-Korinto. Mapagpalang pakikinig po. Ikalawang Korinto 1. Mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos at mula rin sa ating kapatid na si Timoteo, para sa Iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyinawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos sa pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karaming aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, ngayon din namang karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinadanas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang mga kapighatiang dinadanas namin sa Asia. Napakabigat ng aming dinadanas, ano pat akala namin ay mamamatay na kami para kaming hinahatulan ng kamatayan. Subalit, nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin sa patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Itong aming ipinagmamalaki at pinapatunay naman ang aming budhi. Tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit, nagawa namin ito sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Isinulat namin sa inyo iyon lamang. Kaya ninyong basahin at unawain. Gayunpaman, hindi pa rin ninyo kami lubos na maunawaan. Ngunit, umaasa akong mauunawaan din ninyo kami upang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo ay may pagmalaki ninyo kami kung paano ipinagmamalaki namin kayo. Dahil sa natitiyak ko ito, binalak kong pumunta muna diyan upang lalo kayong pagpalain. Pinalak kong dalawin muna kayo dyan bago pumunta sa Macedonia at dumaan muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ako ba'y nagdadalawang isip ng balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplano tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Kung paano ang Diyos ay tapat kayong dinagsalita ko sa inyo? Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin nila Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi, dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil sa Kanya, nakakasagot tayo ng amen para sa kaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at Siya rin ang humirang sa amin. Niligyan niya kami ng Kanyang tatak at pinagkalooban ng Kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang Kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pupunta riyan sa Korinto sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Hindi sa nais namin pangunahan kayo sapagkat alam namin sinisikap ninyong magmatatag sa pananampalataya. Nais lamang namin tumulong upang maging maligaya kayo.